Nagbabalik ang PTB balita ngayon. Rumesponde ang Philippine Coast Guard sa isang passenger cargo vessel na nasunog habang nasa karagatang sakop ng Panglao, Bohol ngayong araw. Tumulong ang PCG sa pag-apula ng apoy at pagsasagawa ng rescue operation sa MV Esperanza Star, kabilang sa rumesponde ang mga tauan ng BRP Malamawi, Coast Guard Substation Tagbilaran at Coast Guard Special Operations Unit Tagbilaran. Base sa paunang imbestigasyon, lulan ng barko ang nasa 55 hanggang 65 pasahero at crew members. Galing sa Port of Blasi sa Siquijor ang sasakyan at patungo sana ng Port of Tagbilaran sa Bohol. Sa ibang balita, nagsagawa ang isang NGO ng walkathon sa Paranaque City na layong matulungan ng mga pamilyang naapektuhan ng oil spill sa Oriental Mindoro. Para sa detalye ng aktibidad, nasa linya ang ating kasamang si Joshua Garcia. Joshua? Rod, nasa mahigit 1,300 participants ang lumahok sa 25th New Life Family Walkathon na pinangunahan ng International We Love You Foundation sa Asiano City, Paranaque. Layo ng nasabing aktibidad, Rod, ang tulungan ng mga pamilya na naapektuhan ng oil spill sa Oriental Mindoro. Ayon kay Oscar Kim, Branch Director ng Manila Chapter ng Foundation, agad nilang isinakatuparan ang aktibidad ng mabalitaan nila ang insidente, kung saan maraming residente ang nawalan ng kabuhayan. Ang International We Love You Foundation, Rod, ay isang non-government organization kung saan kaugnay nito ang United Nations Department of Global Communications. Ito na ang ikalawang beses na idinaos ang New Life Family Walkathon sa bansa na kadalasang ginagawa isa o dalawang beses sa isang taon. Nakalikom naman ito, Rod, ng $9,000 o katumbas ng nasa kalahating milyong piso na matatanggap ng nasa 100 pamilyang apektado ng oil spill. Malaki naman ang pasasalamat ni Vincent Gahol, PDRRMO Officer ng Oriental Mindoro, dahil malaking bagay umano ang mga katulad na organisasyon na nagkakaisa para tulungan ang kanya mga kababayan. Yung oil spill ang particular na naapektuhan ng aming mga coastal communities, yung aming mga maingisda. Tatlong buwan sila. Nabubuhay. Napakalaki pong tulong nito, no? Dahil financially, yung mga malaking ayuda doon sa ating mga kababayan na mababenepisyuhan. Siyempre, yung kanilang mga anak ay pumapasok, kailangan ng pambaon, kailangan ng pamasahe, kailangan ng projects sa school. So malaking bagay yung matatanggap na financial assistance ng aming mga benepisyaryo. We recently heard the sad news, the things happen in Mindoro Island, the oil spill, and we regard all people as one family, global family. They are all our family. And how can we just turn away our face from them, even we heard what happened to them? This is why we got together, we got motivated to hold this event. We also gather the donation and many the members and participants, they donate to help the victims in Mindoro Island. Yan muna, Rod, ang mga pinakauling balita dito sa Asiano City, Paranaque. Joshua Garcia para sa Bayan. Maraming salamat, Joshua Garcia, at yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at i-like kami sa aming Facebook at Twitter sa @PTBPH. Ako si Rod Lagusad. Magandang umaga.